Nasa maayos na sitwasyon pa rin ang bayan ng Dinapigue, Isabela sa kabila ng naranasang paghagupit ni bagyong Enteng. Sa panayam ng IFM News Team kay Dinapigue MDRRMO Officer Ronald Pacleb, bukod sa panaka-nakang mga pag-ulan, pagbugso ng hangin at pag-alon sa baybayin, hindi naman umano ganoon kalala ang naging epekto ng nabanggit na bagyo sa kanilang bayan. Aniya, mayroon lamang silang inilikas ng mga construction workers sa barangay Digomased na walang maayos na masisilungan dahil nakatira lamang sa mga bunkhouses sa isang construction site. Samantala, bagamat nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo, patuloy pa rin ang pag-iral ng Liqour Ban Policy at ang pagbabawal sa mga maliliit na bangka at mga mangingisda na pumalaot dahil pa rin sa nararanasang mga pag-alon sa baybayin sa kanilang lugar. Patuloy rin ang ginagawang clearing operation ng kanilang tanggapan katuwang ang iba pang mga otoridad sa ilang mga natumbang kahoy sa mga gilid ng kalsada. Idol, nanunuyo ba at humihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ang fat levels sa ilalim ng balat, gayon din ang collagen availability sa katawan? Kaya naman 50 pa lang mukha ay kulubot na. Para mapigilan ang mabilis na pagtanda, mag-DTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism and productions. Sa DTX 500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Kuntapay. Idol!